Sa taong 2022, matatapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Marami ang nagsusulputang mga politiko na maaaring pumalit kay Pangulong Duterte. Isa na rito si Bongbong Marcos. Pero bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para ma-update kita sa mga susunod kong video. Alam niyo ba, mga pare ko at mare ko, na ang Liberal Party ng Pilipinas at Democratic Party sa Amerika ay pareho lamang. Parehong galamay o konektado sa mga elitista o mga oligarko na siyang kumukontrol sa central bank system at kumukontrol din sa isang mainstream media. Maraming mga taong gustong hadlangan ang pagbabalik ng mga Marcos sa Malacañang at sirain ang kanilang mga imahe sa publiko. At kanilang itong ginagawa sa loob ng mahigit 3 taon na ang nakakalimas. Sa magpa hanggang ngayon, kanilang kasama sa instrumentong pagsira sa kanila ay ang pagpapakalat ng fake news sa mainstream media. Ating matatandaan na simula ng pag-upo ng mga dilawan ay kanilang binura at sinunog ang mga libro na nagpapakita ng magandang adhikain ng mga Marcos sa sambayan ng Pilipino. At dahil din sa mainstream media sa pagpapakalat nila ng fake news about sa Marcoses, maraming tao ang kanilang napaniwala rito. Sa paglipas ng panahon, sa pagsibol ng tinatawag nilang social media, sa Facebook o sa YouTube, lumabas ang tunay na kulay ng mga elitista o mga oligarko. Sabayan mo pa sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte ay lalong nagising ang sambayan ng Pilipino. Paano nga ba kung si Bongbong Marcos ang susunod na magiging presidente ng Pilipinas? Matatandaan noon sa sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na kung mananalo si Bongbong Marcos sa protest niya kay Lenny Robredo, ay pwede na itong mag-step down o bumaba sa pwesto at si Bongbong Marcos na ang mag-take over nito. Ibig sabihin nito, mga pare ko at mare ko, ay malawak ang kapasidad at kayang-kaya ni Bongbong Marcos na pamunuan ang bansang Pilipinas. Like father, like son. Kung ano ang puno ay sharing bunga, ika nga, mga pare ko at mare ko. Bago napunta sa national position, si Bongbong Marcos ay naging governor at congressman muna siya ng Ilocos Norte. Sa kanyang pamumuno ay kanyang tinayo ang windmill na siyang another source of kuryente sa Ilocos Norte. Nakakatulong ito para maging mura ang bayad ng kuryente ng mga mamamayan. Kung makakapunta ka dito sa Norte, ay para ka na ring nakapunta sa ibang bansa. Dahil dito makikita mo ang kalinisan ng bawat bayan, lalo na sa sentro nito na Lawag City. Maayos at masunurin ang mga mamamayan at konting krimen lang ang naitatala dito. Simula noon hanggang ngayon, tanging Marcos lang ang nakaupo sa pwesto at walang gustong lumaban sa kanila sa politika. Dahil ito sa kanilang magandang pamamalakad sa lalawigan ng Ilocos, kaya mahal na mahal sila ng mga tao. Marami ang naniniwala, lalo na ang mga matatanda, na kung hindi napatalsik sa pwesto noon si Pangulong Ferdinand Marcos, ay isa na tayong mayaman na bansa ngayon. Kaya sa pagbabalik ng mga Marcos sa politika, at kung magiging presidente si Bongbong, ay kaya nitong palaguin ang bansang Pilipinas. Kaya nitong ipagpatuloy ang mga proyekto ng kanyang ama tulad ng muling pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant. Malaki ang maitutulong nito sa sambayan ng Pilipino sapagkat magiging mura na lang ang bayarin nila sa kuryente. Sigurado namang magagalit at malulugi na naman dito ang mga oligarko dahil sa kanilang paghina ng kanilang mga kumpanya. Dahilan ito upang magsara at ibenta na lamang sa gobyerno. Kanya ding pagyamanin ang mga hydropower at thermal energy, pagpapalawig o pagpaparami sa mga dams para magkaroon ng maraming source ng tubig, lalo na sa Kamaynilaan
at sa Karatig bayan nito. Siguradong maghihimutok na naman ang mga oligarko, lalo na sa mga may-ari ng Maynilad at Manila Water, dahil tuluyan na silang malulugi at dahilan ng kanilang pagsara. Kung ating susuruin mabuti, ang mga ito ay para sa kaginhawaan ng sambayanang Pilipino. Matutuldukan na rin ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa Marcos Gold na galing sa mga Talyano Royal Families, Yamashita Treasures at mga kayamanang naipamana ni Jose Antonio Diaz de la Paz at ang original na titulo ng Pilipinas. Ang mga gold na ito raw ay dineposito ng pasikreto ni na Antonio Diaz at President Marcos sa World Bank na dineklarang pag-aari ng sambayan ng Pilipino. Ang mga ito ay may lalabas lamang kung makakabalik ang mga Marcos sa Malacanang. Ang Global Debt Facility ng World Bank at IMF ay pag-aari din ng bansang Pilipinas na siyang sinet up ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kung totoo ito, ang mga Parikoy at Marikoy ay may implement muli ng mga Marcos ang humanitarian program na siyang magpapatayo ng libreng pabahay sa mga Pilipino. Ito ay pagbuwag sa mga oligarko na ang negosyo ay pagbabayad ng house and lot na siyang napakalaking halaga nito. Kung totoo nga na may labas ang Marcos Gold sa World Bank, ay mababayaran na natin ang utang ng Pilipinas. Makakapagpatayo pa tayo ng sariling pabrika. Magkakaroon tayo ng ultra-modern infrastructure tulad ng bullet trains at iba pang advanced technology kung saan hihina ang mga negosyo ng mga oligarko. Ipapamigay na din sa mga magsasaka ang mga lupang kanilang sinasaka ng mahabang panahon at bibigyan ng libreng makinarya na gagamitin sa pangsaka. Magkakaroon din ng edukasyon o pag-aaral sa mga farmers kung paano mapagyaman at maparami ang kanilang ani upang sa gayon hindi na tayo aangkat pa ng bigas sa ibang bansa. Lalakas ang piso dahil magiging gold back ang pera natin at hindi na tayo magdedepende sa dollar dahil wala naman itong backup na ginto. Mahihigitan din nito ang value ng US dollar dahil ang piso value nito ay may katumbas na ginto. Kung nagkataon, babagsak lahat ang ekonomiya ng ibang bansa na nakadepende sa dollar at mapipilitan silang makipag-tie up sa Pilipinas. Matutupad na rin ang last will testament ni Pangulong Ferdinand Marcos na wala nang magiging mahirap na Pilipino. Mawawala na ang mga oligarch system ng Pilipinas. Ang mga tao ay pantay-pantay. Wala nang oligarko, wala nang squatter. Ang lahat ay magiging isa ng maharlika sa pamumuhay. Babawiin din ang lahat ng pag-aari ng gobyerno na pinagbenta noon ng mga Aquino at Ramos, lalo na sa electric at water firms. Ibig sabihin nito, mga Parikoy at Marikoy, magiging mura na lamang ang babayarin sa tubig at kuryente kung gobyerno na ang nagmamanage nito. Mapapatunayan na sa lahat sa about sa akusasyon sa mga Marcoses sa kanilang ill-gotten wealth na hindi naman ito totoo. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay lalong lalakas at mamamayagpag sa buong mundo. Kaya ikaw, Parikoy at Marikoy, kung gusto mong mangyari ito, ay dapat mo nang iupo at ilagay sa pwesto si Bongbong Marcos sa darating na eleksyon sa 2022. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.